Magandang gabi po, Luzon, Visayas, at Mindanao. Isa pong maulan na gabi sa ating lahat. Na talagang maulan po dito sa aking nalalagyan, dito sa Marinas. No? At ngayong gabi po ay pag-uusapan natin ang aming kinalaman sa local history. No? Isang bahagi ng kasaysayan ng lokal ng Pilipinas. Ito ay sa Tarlac. No? At sa Tarlac ay meron isang kailang bayani, no? na siguro dapat nating ma-highlight kasi ngayon ay ang kanyang ika 150th no birth anniversary no ng bayaning ito no at mamaya pag-uusapan po natin 'yan no? So anyway ang ating pong programa ay syempre ay napapanood niyo sa ating Facebook page no napapanood natin sa CSC YouTube channel at sa sa West TV 31 no channel 31 online TV, no? Kaya lahat po yan ay sabay-sabay, no? Simultaneous sa na mapapanood natin ang ating programa. No? At nagpapasalamat tayo sa administration ng Channel 31, lalo na kay Mr. Nel Talavera sa kanilang pagsuporta sa ating mga programa. At syempre kay Direct Dave, no? Siya yung nagmamanage ng ating programa ng inyong kabayani. No? At binabati natin ang ating mga manonood, no? Lalo-lalo na yung mga palaging sumusubaybay sa atin dahil ang ating pong kabayani ay karaniwang tumatalakay sa mga pangkasaysayang paksa. Kaya tuloy, marami sa ating mga sumusubaybay ay siyempre yung mga mahilig sa kasaysayan. Mahilig na pag-usapan ng kultura at karaniwan mga akademiko, no? Mga sabi nga yung mga mahilig sa mga paksaing tungkol sa ating bayani, tungkol sa ating mga kontrobersya sa ating kasaysayan at syempre tungkol sa mga ongoing no yung tatawag na history in the making no. Kaya palagi po tayong tumutok sa ating programa para habang nagpapatuloy po ito ay marami po tayong maaaring matalakay na makakatulong hindi lamang sa ating pag-research no, pagsulat ng mga artikulo kundi maging sa ating pagtuturo no.
paggawa ng instructional materials, no? Ire-recommend nga natin na gamitin ang ano, no, ang programa ito bilang mga instructional materials, lalong-lalo na kung talagang highly relevant, no, sa lesson yung paksa, no? At para kayo po ay tuloy-tuloy na at ma-update sa mga ating ano, ating mga paksain, no? Syempre dapat ay mag-subscribe tayo sa ating CSC TV YouTube channel, no? Subscribe lang po kayo at ayan, tuloy-tuloy makukuha niyo na ang mga recorded, no? Recorded at yung mga live feed, no, ng ating programang Tokmani ang Iyong Kabayani. So maraming salamat po sa mga sumusuporta sa atin, sa mga nagbibigay ng mga ano, no, ng pagpapahalaga, lalo-lalo na. In fact, ngayon pa lang, marami nang nanonood sa atin, no? Kanina, nauna na si Sir Alvin LC, kahit ako nanonood. Sir Alvin, shout out sa NHCP, no? At siya po ang dati na natin siyang nayakap dito sa Kabayani, no? Siya po ay sa NHCP. Si Sir Burns ng SOCSI Department, Bernard Esternon. Or si Manalaliksik, Sir Daniel Anciano, no? Si Ma'am Bel Asinas ng Bacoor, no? Si Jomar Encila ng Taguig, no? Si Mr. Armie Aranias, no, no, din from Provincial Tourism Office. At ito, ngayon din si ang ating kasama sa trabaho at kumpare pa, si Mr. Jose Alain Austria. Shout out si Sir Alain, happy birthday, no? Then Johnny Javier is also watching, Boyet Esplanades also watching, at alam kong marami pong mga nanonood sa atin, no? So ngayon pong gabi na to, nabanggit ko na ang pag-uusapan natin ay tungkol kay ayaw muna banggitin, ano, bayani ng Tarlac, no? At siya na mismo mamaya ang magpaliwanag. Ang ating speaker po kasi ay kilalang-kilala, no, na tiga Tarlac, isang Tarlaceño, ang tagal na nagsilbi sa Tarlac State University. At siya ang namuno sa Center for Tarlaceño Studies. Hindi mahirap na masaliksik ang pangalan nito sapagkat napakarami na pong libro na nasulat niya at kamakailan lamang ay na-appoint siya ni President Duterte bilang isang commissioner ng National Historical Commission, no? So yan po ay walang iba na kundi ang ating guest ngayong gabi, si Dr. Commissioner Lino Dizon. Sir, magandang ito. I'm Maya Pabeña po, Commissioner from Tarlac. So, mamulan na kami po from Tarlac. Saan kayo sa Tarlac? Tarlac-Tarlac ba? O anong bayan? Concepcion, sir. Sa kom sa ano ako, sa Concepcion, bayan na ng mga Aquino, no? Si. Okay, no. So, Comlino, bali matagal na tayong magkasama, eh, di ba? Since 2008, nung tayo po ay binuo natin yung Association of Study Centers in the Philippines, Kabansa. Diba? Taka magkasama na tayo sa NCCA dati. Yeah, NCCA po. Magkasama tayo sa NCCA. Magkasama except on webcast. Yes, no, except on. Kanina lang po, kanina, meron po kami meeting sa, ano, sa NCCA. Bukas, meron pa rin tayong meeting. Commissioner. Yes, meron po rin. Naman, no? Talagang maski na maulan, maski na rain or shine, tuloy-tuloy ang meeting, no? At, well, ito ay bahagi ng ating servisyong bayan, iga nga, no? At, sir, kailan po kayo simula sa, ano, no? Siguro, pag-usapan muna natin yung sarili nyo, no? Apa. Kailan kayo simula sa, nung nagsimula ba kayo sa Tarlac State University, writer na kayo, or, nauna yung pagpasok niyo sa TSU bago kayo maging writer? Actually, sir, sa government service, sabi ko nga kanina sa meeting natin sa NCHR, sa NCCA, nag-officially, nakapag-retire na ako sa government service after 40 years. No? So, nagsimula ako 1981, nagturo sa isang public high school sa Concepcion, yung Aquino Memorial High School, no? Aquino Memorial High School, nakapangalan ito sa father ni Ninoy Aquino, Benigno Aquino, senior, no? At lumipat ako sa Tarlac College of Technology, dati ang pangalan, in 1987.
So, and then, yun yung magiging Talak State University in 1989. So, nagsimula akong yung unang sinulat ko nga yung kasaysayan ng Tarlac, that was around 1991. And then, yung master, pareho rin tayo ng master, sir, eh. Master of Arts in Teaching Social Studies din ako. Produkto okay. tayo ng education noong UP. Education. Okay. Opo. Yung dissertation ko, sir, tawag sa atin, eh, seminar paper, ano? Yung pinaka-out seminar paper, it's on Kabampangan folklore yung ginawa ko. At was around 1985. So medyo nagtagal din yung doktorado ko kasi nga nagbago yung estado ko sa buhay. Pero around 1994, nung nasa Tarlac State University na ako, doon ako nagka-interest sa buhay ni Francisco Macapulos. So 1994, it was launched during an ADHICA conference sa 1994. Ah, okay. Sir, sa dami ng nasulat nyo, ilan na ba ang nasulat nyo na libro? No? Marami. Mga more than ano na siguro, sir. Mga more or less mga 30 siguro. Mga ganun. Wow. Talagang very prolific writer. Alas mga local, ano lang. Mga local history. And then, nagka-interest. Kaya nakakilala tayo, sir, you were doing your dissertation then on public education. That was the time na ginagawa ko yung kay Mr. White, no? Kay Frank Russell White. Natandaan ko noon nagpunta ka pa doon sa launching, no? Doon sa Uli Inche. Yeah, yeah. Mga data sa around 2003. So doon tayo nang nakita, no? Tama. Sir, tanong ko rin, ha? Aside from nasa PSU kayo, ang mga kabayani, mga kampi, ang ating pong guest ay consultant din at bahagi ng Center for Kabampangan Studies. Tama po ba? Opo. Sir. Ako po yung, up to now, I'm still the consultant, history consultant ng Center for Kabampangan Studies. At kung alam mo, Sir Manny, naging kakabitenyo rin ako once, ano? Opo, naging party ako ng Center for Cavite Studies Center. Naging writer in residence from 2012 until 2017. Okay, so, very fruitful experience writing about Cavite. Yeah, consultant sa Central Luzon, consultant sa Southern Luzon dahil sa Cavite Studies Center. Opo. Mga kakampi, mga kabayani, no? Hindi niyo natatanong, ang ating pong guest ay archivist, no? Ano 'yan, dahil sa kanyang pag-research sa mga archives abroad, no? So, kaya siya naging consultant ng Cavite Study Center. Most of his mga researches ay naka-focus sa Spanish colonial period, no? Spanish colonial. Sa ngayon, sir, napakahirap sumulat ng mga colonial history, Spanish, lalo na Spanish. Very interesting. Kasi po, yung una kong actually naka-interes ako sa mga Recoletos bilang mga orden ng mga praile. So, ginawa ko yung kanilang mga mission sa tinatawag na Alta Pampanga or Upper Pampanga. Kanya, nung ang sinabi mo, nangangailangan ng writer in residence ang Cavite Study Center, naka-interest ako kasi very interested din ako sa mga dating mission ng mga order ng mga Recoletos, no? At I'm very happy sa naging karanasan ko dyan sa Cavite, no? Sa pagsusulat sa mga, yan, sina San Ezequiel Moreno at iba pa mga Recoletos na nakapagtrabaho dyan sa Cavite. Actually, napakahirap ng ginagawa ninyo kasi yung sa akin, sa part ko, alam mo, turfing yan, di ba? Meron kanya-kanya tayo mga specialization. Colonial history, revolution, American period. So, kaya kung ikaw ay nasa circle of historians, alam mo kung paano umiipot yan, eh. Kaya pag meron kang nakausap na isang researcher, alam mo kaagad kung ano yung level niya, di ba?
Kasi nga, okay. Ganun kahirap magsulat, lalo-lalo na ngayon na, ano, no, na paano ka susulat pandemic, napakahirap pumunta sa mga sa mga libraries, no? At yun nga po, mga kabayani, ang isa sa mga kagandaan ang mayroong mga study center, no? Center for Tarlaheño Studies, Cavite Study Center, GDN Center for Kapampangan Studies, no? Well, shout out sa ano kay Sir Robbie Tantingo dahil sa aking palagay isa sa mga napakagandang ano no, center, no, local study center ay ang GDN Center for Kapampangan Studies. Nagkaano rin tayo, sir, hindi ba? Nagka-project tayo with them yung sa iyo ang Cavite, sa akin ang Pampanga. Pampanga. Yung yes, conference so, natin. Tama, that's okay. I think that's 2000 mga 2005 oh. Tayo, no? Mga 2006, mga ganyan. Kasi kasama natin yung late si late Dr. ano eh, Virgilio Pilapil. Yeah, Pilapil. So, kasama. Di ba? Ang keynote natin eh back to back, di ba? Yes, si Estelito Mendoza, Prime Minister. Prime Minister Geratan. So mga kampi, mga kabayani, pinapakita lang namin dito na napakahalaga ng mga merong study center kasi yan ang nag-highlight ng local culture, no? At nabanggit nga kanina ni Sir Dino, kung nasa study center ka na, yung tendency, ihun mo yung ano, yung mga paksa, ano, pag-aralan mo yung mga paksa dun sa scope ng study center na yun, which is provincial level katulad nga ng Tarlac, no? So bago tayo tumungo sa ano sa Tarlac, well, basahin ko lang yung mga nanonood sa atin. Si John Ponsaran is watching. Apple Garcia, no, isa ating mga ano yan, no, kakampi is also watching. Joniel Sermona is also watching. Rita Ordonez, ma'am, no, is also watching. Sir Gilbert San Diego, sir, ang ating executive director ng Order of the Knights of Rizal, no, is also watching. No? So, marami po tayong nanonood ngayon, no, at maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Okay, sir. Pag-usapan na natin ngayon ang ating Central Luzon, ang ating bayani, no, na si Francisco ano no, Makabulos, no. Sapagkat kung titingnan natin ang kasaysayan, siguro lagay muna natin sa ano ba yung narrative tungkol kay Francisco Makabulos, no. Kasi ang alam natin na pagkatapos ng biyak na ba to, parang doon yata naging maingay ang pangalan niya. Maikwento niyo natin. So very fortunate po na sa pagka hirang ko bilang isa sa mga commissioner ng National Historical Commission, tamang-tama we are commemorating this year nga yung 150 years anniversary ni Francisco Makabulos. I was in grade 4 when the province of Tarlac celebrated in 1971, grade 4, grade 5 yata ako noon, yung kanyang centennial. Yung centennial niya, so 150. So of course si Makabulos, bahagi siya ng mga local revolutionary heroes, kanya at hindi siya masyadong binibigyan pansin nga sa kasaysayan. Although kung if you focus sa mga nagawa niya, of course marami siyang mga, let us say, mga controversial moves, no? Especially in relation with the study of the, yung Philippine independence, with the study of the Philippine Revolution. At ito yung mga, let us say, mga controversial portions or episodes ng Philippine Revolution. Isa nga dyan, of course, kilala natin si Makabulos bilang isa sa mga belligerent generals, no? Tama. Kay Pasiano, General Pasiano Rizal, kay Diego Motica ng Cavite, no, na hindi sumang-ayon sa Pact of Yaknabato. At ang mangyayari, si Makabulos ay magtatayo ng kanyang provisional government, no, habang pinag nasa pakto ng Yaknabato ang bansa, no. At si General Emilio Aguinaldo ay nasa Hong Kong. So, very important po si Makabulos sa Tarlac kasi nga siya yung only Tarlac born general of the revolution. Galing sila sa Pampanga from Lubao, yung kanilang angkan.
siya lang ang isinilang sa Tarlac among the generals, no? Kasi si Servilliano Aquino, ang angkan ng mga Aquino, no? Ang ninuno, is from Angeles, no? Isinilang siya sa Angeles at magiging katuwang siya ni General Francisco Macabulos sa himagsikan sa Tarlac. So, Macabulos is credited for yung tinatawag na unang sigaw ng Tarlac. Although very late na nga. So, we are commemorating, nagka-conference nga kami dyan through the NHCP, nagka-conference tayo kong money, yung unang sigaw, no? Yung first cry of the revolution in Tarlac, yung January 24 of 1897. So late kami ng ilang buwan, no, doon sa August. So ang ang nagiging kontrobersya diyan in relation with President Emilio Aguinaldo, yung ang supposedly kasama, based on the account ng NHCP, kasama yung Tarlac doon sa 8th race, doon sa Philippine flag, no? Pero kung titignan mo yung Declaration of Independence, nawawala, no? Nawawala yung Tarlac. So, okay. Either wrong, and then doon sa account ni Aguinaldo, he was, he was citing yung Bataan, no? Very controversial nga yung declaration, no? Pero doon sa account ng NHCP kasi, since it is patterned after the yung State of the War Decree ni Governor General Ramon Blanco of August 1396, no? Yung mga, yan. Kaya sabi nga itong advisor ko, si Dr. Veneracion, huwag nang pag-usapan yung mga 8th race, no? Kasi nga nagkakaroon ng division, no? Pero magandang ano naman yan, eh, bakit? Kasi nga, naging free ang Tarlac from the Spanish colonial domination. Late kami ng almost 1 month. So dumating, nag-declare sa Kawit si Pangulong Aguinaldo ng June 12, 1890. Ang Tarlac will become free from the Spanish domination, July 10, 1890. And then, afterwards, Macabulos would be freeing also Pangasinan by July 22, 1898. So, medyo may alitan pa, no? Kasi nga, yung epekto ito ng Pact of Jack na Bato, hindi sumangayon si Macabulos at naging controversial kasi nga, yung second share noong Pact of Jack na Bato, yung pera, no? Na binigay sa mga rebelde, ito yung biggest share daw nung second share na kay Macabulos, no? Yung remaining. So kasama niya sina Diego Mojica nga, sina Pasiano Rizal. At yung mga hindi sumama sa Hong Kong. So yon. Kaya at nung dumating si Aguinaldo from Hong Kong by May 17, no? Around May 17, 98, no? Yung mga ganyan, no? That was the time that that Macabulos, according to his statement, yung kanyang provisional government was folded down in respect to the resurgence of the Philippine Revolution sa pagdating ni Aguinaldo. Kaya lang, of course, baka hindi pa magandang kay Pangulong Aguinaldo, hindi pa magandang sinyal yun, meron pang misunderstanding. Kanya doon sa declaration of June 12, nawala ang Tarlac, no? doon sa controversial 8 days ng Philippine. Sir, linawin ko lang, ito nung nabuo yung kasi sabi nga natin yung Pact of Jack na Bato, no? Hindi yung kilala ni Francisco Macabulos, no? At hindi kilala yun. At yung provisional government, no? Pinagpatuloy yun. So that was December 14, no? Yung simula ng exile. And then ipagpapatuloy ni Macabulos yung laban.
And by April 17, which we also nag-ano rin kami kome, nag-ano kami ng through NHCP, nagkaroon din ng ano rito. Ikaw nga pala yung speaker natin, no? Yung guest speaker, no? Naalala mo yun? Oh, yun. Yung provisional government yun ni Bulos of April 17, 1898. Sir, pag-usapan lang natin yung ano, no? Yung, di ba, yung 400 na napunta nga sa kasama Aguinaldo, no? Dahil na-deposit sa Hong Kong Bank, no? Para gamitin sa ano, pambili na armas. So meron yung dalawang 200 na supposedly ay pinaghati-hati ay binigay sa mga revolusyonaryo sa ano. So yung hindi naman lahat ng ano na yun ay bahagi ng grupo ng Makabulos. Eh. Marami na akong nakita mga general na halimbawa sila kay Ano Trio. Pero yung parang biggest share inamin ni ano Makabulos sa kanya yung biggest share. Eh. Kanya at naging controversial nga siya. Sabi nga nung Spanish journalist ito daw yung vision of peace ng isang dating magnanakaw at dating rebel, no? Parang yung bagong ito daw yung kanyang vision of peace, yung pagkuha niya ng malaking share doon sa second installment. And this was handed, no, personally by yung hostage ni na Pangulong Aguinaldo, si Lieutenant Colonel Miguel Primo de Rivera. Siya mismo ang naghatid sa Capas, no? Pero sabi ni Makabulos, konti lang yung sa kanya kasi yung mga iba na naibahagi, no, sa mga sa mga kasama niya, no, yung mga kasi yung ano pala diyan, you will turn over yung mga yung mga guns, no, as a symbol. Tama. So yung ano, yung tinatag ni Makabulos na provisional government, anong klaseng government siya? Siyempre may naiwan pa rin grupo si Aguinaldo. Eh. Siyempre, nahati nga sila, di ba? Ilan lamang lang talaga yung nakarating ng Hong Kong. Eh. Yung direct, narito lahat. So, buo pa yung mga brigade nila. What happened to the provincial? Yung kay Makabulos, parang central directive government ng Central and Northern Luzon. So, ang sakop ng provisional government niya, ano yun, na mga lalawigan o hukuman ng Central Luzon at ng Northern Luzon up to parts lang ng La Union, parts of Pangasinan, isang bayan ng Zambales, I think it's Botolan, and then yung mga bayan sa Central Luzon. Yun yung kanya central directive government ang tawag niya. Pero very clear, no? Kasi nga magtatatag si Makabulos noong tinatawag nating Makabulos constitution. Constitution, so, yes. Merong sariling constitution 'yon na nakasaad doon sa pagdating nung talagang revolutionary government, it will fall down, no? It will give way to the ano. Kaya lang very ano, siguro very timely, very fortunate si Makabulos. Kasi yung government niya was born during the presence of prior prisoners in La Paz, Tarlac, no? Like yung nga kay Ulpiano Herrero, yung nuestro prison, no? And then yung sinulat maraming account. Yung kay Duran, no? Joaquin Duran, and then yung kay Jose Rodriguez de Prada, no? Yung kanilang imprisonment. Very kanya at maraming account, no, doon sa provisional government ni Makabulos, kasi at that time may andun yung mga praile, they were prisoners in La Paz, no, kaya very detailed ang ano account sa kanyang provisional government. Mm-hmm. So, sa Philippine history, nirecognize yun bilang provisional government. Na kayo ang bahala sa Northern and Central Luzon,
At ito na mga iniwan ni General Aguinaldo ang bahala dito sa Southern Luzon. Hindi ganun, parang alam ni ano, hindi maganda signal 'yon kay Pangulong Aguinaldo, no, yung pagkakatatag niya na ano, ng parang belligerent government 'yon eh, against the design ng revolution. Ng revolutionary. Pero nakatanggap pa rin. Opa. Nakatanggap pa rin. So very ano talaga. Pero ano? What is fortunate with Makabulos? He was a friend of the priors eh. Kanya maraming nagkaano sa kanya talaga. Like yung ang magiging obispo no na dating prior prisoner si Bernardo Martinez, he was actually a friend of Makabulos, no? So medyo parang merong saving grace siya na yan, maganda rin yung account na ginawa para sa kanya, pati yung mga account ng mga prisoners, no, prior prisoners. Kasi yung isa sa mga founder ng Katipunan, si Valentin Diaz, yung una sa mga Tatsulok, si Valentin Diaz was under Makabulos. Parang siya yung kanyang judge advocate. Yun yung nagalit yung mga priles sa kanya. Kanya parang naging comparison, no? Yung ang mga loyal officials ni Makabulos na medyo corrupt as against personality na ano, binigyan pansin ng mga prile. So balikan ko yung ano, no, yung kasi nga sabi nga natin hilala ng Makabulos government yung biyak na bato, di ba? So pero ang biyak na bato is a treaty of peace, right? No? Treaty of peace siya, ano nga, truce sa biyak na bato, ika nga, no? So pero nung umalis si Aguinaldo, what happened to the provisional government of Makabulos? Nakipaglaban ba? O, kasi, panahon? Nakipaglaban din. So, they were blaming yung ang pagkamatay nung mga ilang priles sa Zambales. They were blaming it on this provisional government ni Makabulos. Pero, parang nakikita ko eh, design din ito ng mga local ano eh, revolutionary leaders sa Zambales. So balik tanaw lang tayo, commissioner. Actually magiging general si Makabulos due to Aguinaldo din, no? Ito yung sa Mount Puray, which we celebrated. Yung sa Mount Puray, yung departmental government ng Central Luzon under taga-Cavite rin yata si Pedro Dandan, ano, yung pare. Paranaque, Paranaque. And then ipagpapatuloy ngayon ni Aguinaldo ang pakikipaglaban. So doon sa account nga ni Nick Joaquin, yung Aquinas of Tarlac, parang Twin Peaks eh. Si ano, sa kanya yung Sierra Madre kay Aguinaldo, ito nga yung biyak na bato. And then yung Kamansi, no, yung Arayat, yung Sinukuan, diyan nagkampo si Makabulos. Naging Twin Peaks yan eh. Anong date, sir? Pag-usapan natin. This is around November of 1897. So halos ito yung bago mag-ganap. So, June magiging general, no? Brigadier General si Makabulos under President Emilio Aguinaldo. And then si what will happen, Aguinaldo after Cavite, no? Nung i-take over na ni Primo de Rivera yung Cavite muli. So Aguinaldo would be proceeding sa Mount Puray, then doon kay General Liserio Jeronimo, and then papunta na sa biyak na bato. So si Makabulos naman would be making a camp sa Sinukuan, which will be attacked, no? Kasi very ano, ito yung focus
Manuel Sastron sa kanyang revolutionary, yung account niya on the Philippine Revolution. So makukuha ng mga Kastila, ng mga Espanyol, yung Camansi encampment ni Macabulos by November of 1897. And then, okay. He would make another camp sa may O'Donnell sa Capas. No? Gagawa siya ng isa pang kampo dyan. So, nung magkakaroon ng Pact of Jack na bato, hindi siya nag-agree nga kay Pangulong Aguinaldo, kundi pinagpatuloy niya yung laban. At yung sulat niya kay, doon sa Praile nga, si Bernardo Martinez, very personal. Bakit kailangan niyang ipagpatuloy ang laban? Although, sabi nga niya, meron na siyang passport. No? Binigyan na rin siya ng passport for Hong Kong. Pero hindi niya ginamit. Pinagpatuloy niya yung laban. So, ito yung parang hindi masyadong natatalakay sa kasaysayan. Kasi sa national narrative, siyempre nakafocus kay Aguinaldo, no? Di ba? Pumunta ng kasi pagkatapos ng Biak na Bato, ang next phase, ito na yung the Hong Kong interlude, di ba? Diplomatic initiative, no? So parang nawawala ngayon yung kasi ang next doon, pagbalik na niya, di ba? Yung pagbalik na niya May 19 na Cavite. So ano ngayon yung nangyari? Although alam natin na sabi nga natin, the truth of fact na ba ito, both camps acted in bad faith, di ba? Ito ba yung kay Macabulos, yung si Macabulos, very controversial din ang magiging move niya, kasi magiging parang voluntarios din voluntarios under the Spanish flag. Pero pinagpatuloy nga yung laban by April nga with the provisional government until nung ang dumating na si Aguinaldo, pinagpatuloy pa rin yung laban. So kaya lang, of course, very late na, no? July 10 pa lang magiging independent ang Tarlac from the Spaniard. Talagang mahaba-habang campaign, no? Independence campaign. Pero sir, balikan natin yung sabi ninyo na yung nawala sa independence draft yung walong lalawigan. Supposedly, ano ba yung walong lalawigan? Supposedly, ano ba dapat yung walong lalawigan na biglang nalaglag ang Tarlac? Yung po kasing kasi medyo nagkakaproblema dyan. Kasi tinitignan nung, like DNHCP, tinitignan yung state of the war decree, no? Ni Governor General Ramon Blanco of August 30, 1896, no? Yung mga unang lumaban. Yung mga 8, yung nagkaroon ng martial law, yung walong lalawigan. Pero kung titignan mo yung declaration na sinulat ni Ambrosio Rianzares Bautista, yon na nawala ang Tarlac, no? Either Morong, and then doon sa isang portion, Bataan, no? Kaya very, very controversial din yung declaration, no? Dalawang province ang siningit, no? Yung ang Bataan, and yung Morong in another place, no? Which is, talagay ko, part of the human yun, eh. Kasi nga naman, hindi pa malaya ang Tarlac. Of course, we cannot deny na merong alitan pa rin si Aguinaldo tsaka si Macabulos. Mm-hmm. Pero what is ironic, nung magiging kabisera ni Aguinaldo ang Tarlac, it was Ambrosio Rianzares Bautista na magiging pangulo ng Congress doon sa Tarlac episode, no? Kanya nga, unfortunately, hindi nakikita yung role ng Tarlac doon sa Revolutionary Congress. Ang nakikita, Malolos, no? Pero kung titignan mo yung mga delegates na, hindi ba, meron tayong available list, no, ng mga delegado. That was the Tarlac episode. Hindi Malolos yun. Yung ginagamit natin sa ngayon.
So, meron pinabit yung NHCP na, di ba, the Malolos Congress. Apa. Oh, yun yung ginagamit. Eh, hindi nila alam. That was already the Tarlac episode. Episode. Oh, so, Tarlac episode na yun na. Hindi yung September 15. September 15. Hindi yun yung ano, hindi yun yung listahan. So yung ginagamit nating listahan, yung members of the Malolos Congress, it was the Tarlac episode na of July 14, 1899. No? Maganda matingnan nga yan. Sir, balikan ko lang for clarification. Ha? So sa ano, sa yung walong lalawigan placed under martial law, kasama ang Tarlac. Kasama ang Tarlac. Okay. Yung state of the article ni Governor General Ramon Blanco. Ramon Blanco, no? Pero nung ginawa na yung independence draft ng 1898, June 12, Bataan. Nawala yung Tarlac. Nawala na yung Tarlac. At, nawala yung Tarlac. Mahirap palang ano yan, no? Igawing pagsulit na objective, ano? Kasi mga ganun nga yan, di ba? Karaniwan na mga teacher natin. O, isulat mo ang walong lalawigan. Na Dawon na lumapan. O, yung 8 race, di ba? So, kung meron sumagot ng kasama ang Tarlac, valid pala. Pag meron sumagot na hindi kasama ang Tarlac, valid din. Kasi nga, magkaiba yung source na ginagamit. Highlighting po yung bagay na yan. So, yung pala ang ano, no? Ano ngayon, no? Ano ang mga nakalinya ng mga programa para lalong makilala ng ating ng ating mga kakampi, kabayani at kababayan si Francisco Macaburo sa kanyang episode sa Philippine History. Opo. Sa ngayon po, through the NHCP, Commissioner, nakaroon na tayo ng tatlong activities, no? Isa nga dyan, yung Bienvenido Conference of September, no? 2020, no? Bilang one year observation, no? Para sa 150 years nga ni Macabulos, o yung Macabulos at 150. And then, yung second, nakaroon na tayo ng webinar on yung unang sigaw, yung first cry of Tarlac, last January 24, 2021. And then yung Macabulos provisional government of April 17. So siguro magkakaroon on my part, alam mo naman ko may ano na rin tayo, retired na rin tayo. So I'm still encouraging itong mga bata, no? Itong mga bata dito sa Tarlac para tumulong din, no? Sa pag-observe. Meron naman kaming mga, meron akong mga nakalinyang activities with the LGU ng Lapas Tarlac. So, through NHCP, we will be focusing on September 17 doon sa birthplace ni Macabulos sa Lapas Tarlac. Tayo na naka-focus sa September 17, yung actual birthday ni Macabulos. Wow. So expect pala tayo mga kabayani ng ano no ng tawag dito ng mga events, no? So sir, ito ba mga ito ay accessible online or face to face to? Siguro very limited. Alam naman natin through kahit na gusto natin sa NHCP na may mga face-to-face activities itong mga protocols talagang ano no it affected no yung mga historical activities natin. So siguro may ano mayroong isang malaki ang conference pero virtual pa rin, and then conference for Macabulos. Yung Tarlac na lang kasi commissioner wala pa kaming NHCP museum kaya yung angkan kasi ni Macabulos are willing to donate yung site ng bahay no para magkakaroon ng bahay ni Macabulos. Kasi yung Bulacan tatlo yata, yung Pampanga tatlo yung NHCP museum natin doon, no? So sana
Habang nasa ipikot tayo, ipikot po tap nga yung bahay ni Makabulos, no? Para naman meron din museum ang NHCP sa Tarlac. At willing ang family. Willing ang family na i-donate nga yung lupang yun, no? Wow. Well, sana nga yung mga events natin ay online para lahat na panood buong mundo. Katulad ngayon, si Miss Bing Yang ko, watching from Riyadh, no? Imagine, pag ganitong online, international ang participation, no? Marami, no? Kaya yan ang isa sa mga ano, no? Siguro advantage ng online. May sabay na ano, no? Streaming online, no? So, sa inyo, ano, what about, nabanggit nyo yung museum, eh. What about our, ano, markers, historical markers? Kulang pa ba ang gusto ko sana through the NHCP board, meron pa akong dalawa sana, kahit na dalawa lang marker, yung ang site nung Makabulos Provisional Government of April 17 nga, at saka yung Mount Kamansi, no? Yung Kamansi camp niya in Magalang. Although meron lang ang resolution din ng bayan ng Magalang for this, no? So sana nga may ano riyon, no? So I will propose them sa ating board. Ito nga ang dalawang marker nito for General Makabulos. Sa ngayon kasi meron ng dalawa, meron na sa kanyang, meron ng dalawang NHCP marker si Makabulos. One yung sa bahay niya, and then yung other yung sa Tarlac, no? Sa harapan ng Tarlac Capitol. Andun yung magandang statue ni Makabulos, no? So meron na marker doon sa. Si Francisco Makabulos ang parang number one na local hero ng Tarlac, tama po ba? Oh, parang gano'n ang siya yung talaga kinikilala na parang ano, no? Kumbaga counterpart ng mga revolutionaryo sa atin sa ibang lugar. Sa ibang lugar. Mm-hmm. Parang siya yung natipidad ng Nabaysia, siya yung Isidoro Torres ng Bulacan, mga ganyan. Mm-hmm. So, siguro magbigay kayo ng konting background kay ano kay Francisco Makabu. Ano ba yung kanyang ang kanyang background bilang isang tiga Tarlac, no? Kasi meron iba diyan, nag-aral ba siya? Sabi niyo kanina ay naging kaibigan siya ng mga Praile. Ano ba yung background niya para information ng ating mga nanonood? Very interesting ang life ni ano ni Makabulos. Meron nga isang nag-contact sa akin, parang isa military historian from Spain. Ginagawa niya yung arnis mm-hmm. bilang weapon ng mga sinaon ng Pilipino. He was contacting me kasi nga Makabulos was a noted arnis de mano expert, no? Wow. So kaya ano siya nagano siya ng mga sources, no? Ano yung mga ginamit kong source sa pagiging arnis de mano expert ni Makabulos. And then of course he's a moro actor and writer. Mm-hmm. Marami siyang sinulat, no, na mga moro-moro. Isa nga ang, I think, yun yata yung isang guro from ano eh, from Dile Ciudasma, si Mr. Yeah. Feliciano, yung sa Pilipino. Mr. Feliciano. He was interested dito sa mga moro-moro, no, mga corrido ni Francisco Macuas. So parang local poet din kasi si Makabulos. Unfortunately nga, hindi pa nakapublish itong mga moro-moro ano niya, place niya. No? Mm-hmm. So marami pa lang angulo na pwedeng tingnan kay Makabulos. Oh, ano, bilang isang revolutionaryo. Ano? Marami. At saka, yung kanyang pagiging eksperto sa arnis de mano, at saka yung being a moro-moro actor, and a moro-moro writer, no?
Kasi meron tayo talaga mga ganyan ng mga bayani. No? Halimbawa, itong si Tomas Pimino, alam ko, ano rin to, literary writer din. Si Carlos Tranquillo, di ba? Writer din. No? Yes, sir. At saka, very interesting nga, yung, kasi makikita dyan yung Tarlac Cavite connection eh. Parang they were influenced. Sino na yung sir, yung sinulat mong isa na ano? Hindi na. Yung sinasabi ko sa'yo, yung nakapamilya daw sa Pampanga. Ah, yung, si Ladislao Diwa. Oh, Ladislao Diwa. Siya kasi ang nag-introduce ng Katipunan sa Tarlac. So, yeah. Naging impluensya niya si Namakapulos, si Natividad ng Nabaysia at iba pa. And then, of course, si Valentin Diaz would be working, no? Kay Makapulos in many episodes ng Philippine history. Alam ko si Valentin Diaz merong marker sa ano eh, sa Ilocos. Nasa no? Ilocos siya. Kaway, kung lang nakakamali, kaway eh. So, matagal siyang naging ano, naging judge advocate ni General Francisco Makapulos. So sir, yung ano, yung central government, the provisional government ni Makapulos, kumpleto ng officers. Kumpleto ng officer. Meron pa siyang Department of Foreign Affairs eh. Aba? Meron pa siya. Kasi he was anticipating nga yung makikipag-appropriate sa mga Americans, no? Very ano na siya eh, na makakaroon ng American ano eh, influence eh. At yung naging ano niya dyan, parang bayaw niya, ay hindi, parang asawa nung tita niya yung isang Espanyol, no? Si Alfredo Martinez. So yung mga magiging ano niya, mga vice presidents niya at mga local ano, somebody from Pangasinan, somebody from Zambales, somebody from ano. So makikita talaga at Makapulos sa Central Luzon ano eh. Parang siya yung leader ng Central Luzon. Eh. Central Luzon. Among maliban kay Isidoro Torres, kay Maximino Hiso ng Pampanga. Parang nasa ano, may influence si Makapulos during his prime, no? Sa buong gitnang Luzon. Wala ba kayo nabasa natin din yun na Presidente Makapulos? Hindi, meron na nga. Ganun nga yung sinabi nung kasama ko, no? Si Dr. Corpus. Okay. Nung siya yung nag-introduce, no? Doon nga sa Bienvenido Conference for Makapulos. So, parang tinawag din yung Presidente Makapulos eh, no? Because of the Makapulos ano, provisional government of April 17, 1898. No? Pero siya mismo, sir, tinawag. Pero dun mismo sa mga sources, meron ba talagang ano? Wala naman. Walang nag, let's say, pumirma na ako ang presidente, ganun. Wala pa tayong ganun dokumento. Palagay ko, kasi until 1 year, kasi nag-celebrate pa sila ng April 17, 1899 eh. Nag-celebrate sila ng 1 year noong provisional government. Fortunately nga, this was ano eh, accounted or recounted by Ulpiano ano, Herrero sa kanyang Nuestro Prision, no? Nakalagay yung pag-celebrate. Makapulos was then the military governor ng Pangasinan, no? Bali, dalawa kasi yung sakop ni Makapulos. Mm-hmm. Siya yung liberator ng Tarlac, siya rin yung liberator ng Pangasinan afterwards, no? Mm-hmm. So, he was stationed in Pangasinan din. Kaya yung pagdating ni, yung visit ni Aguinaldo sa Pangasinan from Manolo, yung nag-entertain sa kanya on the military fortifications, no? Kasi nga, they were anticipating nga yung attack ng mga Americans, baka through yan eh. So, tinignan nila yung fortifications sa may Lingayen eh. So, maliwanag sir yun, no? Nung yung ating provisional government ng Makapulos, ito yung katapat ng panahon ng
biyak na bato. Pero nung bumalik na si Emilio Aguinaldo, after the biyak na bato. Yes. April na siya. April of 1890. Oh, yeah. Then nung bumalik siya, nung si Aguinaldo, sumama na sa grupo ni Aguinaldo. Si, nawala na yung provisional government, pero pinagpatuloy pa rin yung laban. Although, nakakita mo rango ni Aguinaldo. Okay. Na ano eh, talagang parang very controversial din si ano eh, yung brigada ni Macabulos doon sa revolutionary government eh. Nakakita ako ng mga newspaper accounts now, no? Kahit na nung excuse me, panahon pa lang nung Malolos, panahon pa lang nung ano, yung during the mga August, September of 1898 eh, nakakita ko ng mga accounts now na very ano, no? Parang hindi talaga nagkakasundo si Macabulos and Aguinaldo, no? Aguinaldo. Although I need to verify these accounts, no. Mm-hmm. Oo nga, no. So tuloy-tuloy pa rin ang pagre-research natin, no, tungkol sa bagay na 'yan, no. Hindi pa pala matatapos 'yan, no. Hindi pa, no, kasi ngayon ko lang nakikita kasi yung mga American newspapers eh. Parang pinaglalaban palagi si Macabulos din at si Aguinaldo ng American Press eh. Mm-hmm. Pero sa pagdating sa ano, no? Actually may nabasa akong libro ni ano eh, Jose P. Santos eh. Yo. Mga ang tatlong na pabuntog na tulisan, di ba? At kasama si Macabulos yata doon eh, no? So maliwanag na maliwanag sa diskusyon natin. Hindi pa. Commissioner, yung first biography na gumawa kay General Francisco Macabulos kaya sumikat siya was Jose P. Santos. Sa kanya yung sa kanya yung unang biography ni General Francisco Macabulos. Mm-hmm. Yung unang bayani ng Tarlac yung title, no? Kasi si Jose P. Santos na anak ni Edsa ito eh, anak ni Edsa, ni Epifanio de los Santos. During noong time na naging kakabisera ang Tarlac, dito na sila nag-stay eh. Sina yung mga Gonzales, no? So, so maraming taga Bulacan ang nag-stay na sa Tarlac. Isa na nga dyan si Jose P. Santos. Kanya yung maraming mga dokumento, I think, si Jose P. Santos, no? Tungkol kay Macabulos. Siya yung unang biographer niya eh. Mm-hmm. Well, actually, mismo si Edsa rin eh. No? Siya rin, historian din. No? Maraming dokumento yan. No? Maraming dokumento si Jose P. Santos, no? Pati yung kanyang asawa pala, yung Aquilina de los Santos. Binigyan nga ako ng photocopy ni Xiao Chua, yung ginawa ni Aquilina de los Santos. Kasama nga si Macabulos at ibang mga unang bayani ng Tarlac. So sir, bilang isang historiador ng Tarlac, ano, marami pang ano ang maibabayo ninyo sa mga bagong researcher, bagong writer? Marami pa bang naghihintay sa kanila na napaksa at it is still an open field para sa mga nais magsaliksik tungkol sa Tarlac? Palagay ko sir, lalo na no yung mga Philippine Insurrection records, hindi pa masyadong natin. Kasi naging dependent lang tayo kay Taylor, ano? Yung translation niya very limited, marami pa. Pati yung mga local ano, no? Pati yung mga local history accounts na sa ngayon kasi meron na tayong easy access sa Espanya. Talagang ano lang, kailangan lang talaga ng malalim na pag-aral para makakita ng mga bagong ano, no? Bagong interpretasyon sa mga lumang datos na hindi natin masyadong binigyan pansin dati kasi nga wala tayong access.
So kailangan lang talaga yung disiplina, no? Kasi ang nangyayari, itong mga estudyante natin, makikita mo na palaging nagmamadali yan, no? Parang ayaw nila ng serious, ano? And then yung nga, yung what is established na, yun lang ang palagi nilang binubungkal, no? Pero marami pang dapat isulat, no? Marami pa. Like sa kaso ng Cavite, no? Hindi pa talaga masyadong nagagamit din yung mga, yung ang sinimulan mo, yung public ano, instruction. Napakaraming mga datos, no, na kailangan nating maisulat pa. Masaliksik. Actually, ako, may sinasabi natin dito, pinag-uusapan natin yung sasaliksikin pa, di ba? Pero ito pang usapan dahil pandemic ngayon, no? Ano ba yung concept na nababasa ng mga kabataan ngayon? Kasi dito sa Cavite, ang DepEd, they recognize na talagang kulang na kulang yung content, no? At kinakailangan mag-produce online, ha? Online. Sa Tarlac ba, ganyan din ang sitwasyon? Ganyan rin. Pero yung nakakalungkot, parang ano eh, parang halimbawa, merong kakailangan isulat o merong kakailangang gawin tungkol sa kasaysayan ng isang bayan, parang up to now eh, tayong mga lumang historiador pa rin ang ano eh, parang tayo pa rin ang pinipilit na magsalita para sa kanila eh. Eh dapat meron ng bagong dugo, bagong ano, hindi ba? Para may mga bagong pananaw sanang may papakita. Na available na kasi yung mga documents. Marami ng documents available sa Espanya, yung sa Amerika. Open na. Pati mga archival records eh. So, marami ng pwedeng isulat, no? Isaliksik. Kahit na sa panahon ngayon ng pandemya. Siguro nga sir Commissioner Lino, no? Kasi ko siguro ko ako yung mga 20 years ago ay ano ako yun, kung batang-bata pa ako ngayon, siguro yung entusiasm ko. At yung training ko noon, no? Marami siguro akong magagawa. Marami tayong magagawa kasi accessible, no? Online, no? Pero kasi noong time natin, Commissioner, hindi ba napakahirap yung pupunta ka sa archives, di ba? Imagine mo yung trip mo doon. And then magpo-photocopy ka. Ito, available na yung Taylor online, available na yung mga Spanish records online. Ayun, napakaganda noon, no? Sa yung parang isa kong napapansin eh, yung pag-aaral ng kasaysayan ngayon, iba noon at ngayon, no? Maski naman ako ngayon na nagtuturo ng kasi dito sa Lasal Dasma, meron kaming local history and historiography, no? So ako yung nagtuturo. Pero ang hirap ituro yung mga dokumento kung wala talaga silang background, no? Yun nga. So, kailangan talaga ng transcription eh. Yung ang sabi ko nga, kaya nagtatanong ako, meron ba kayong kaibigang mga Mormons? yung mga Mormons kasi expert dyan eh. Yung sa parang transcription, di ba? Paris Records, no? Yung mga Paris Records, di ba? Yes, sir. Sir, wala na tayong time, ha? At ilang minuto na lang. Anyway, bago tayo magpaalam, gusto nga bagitin yung mga nanonood sa atin. Of course, Daniel Anciano, sir, watching. Dr. Joey Jimenez, also watching. Oh, sir, pag-uusapan ka namin kanina sa SHR. Si Maylin Bartolome Delatado nanonood din. Magandang gabi po mga commissioner ng Pilipinas. Magandang gabi sa inyo. Ma'am Tess Fortunato nanonood po sa atin. Salamat po. Bilardo Platon is also watching. Ren Care is also watching. Marta Angkaw, dati estudyante, is also watching. Minya Ligan, Alexander Cruz is also watching. At marami pa pong iba. Maraming salamat po sa inyong pag-tutor, no? So, sir, siguro maganda isang mensahe para sa ating mga manonood ngayong gabi, no? Lalong-lalo na po yung ano, no, yung mga pwede nilang abangan tungkol kay Francisco Macabulos at tungkol sa kasaysayan ng Tarlac. Opo. So very fortunate po na kasama katuwang ko si Commissioner Manny.
pinagsusulong namin, no? Binibigyan pansin namin yung local history, no? Local history during the Philippine Revolution, local history in the different episodes of ano, no? Of Philippine history. So we cannot be a better Filipino if we cannot be better Cabiteño, better Tumpangan, or better Tarlakeño. So magandang pundasyon po if we go back to our local history in appreciating our national history. Diyan ko po binibigyang pansin, no? Bakit nakatutok tayo ngayon sa Makabulos at 150? On that note, sir, maraming salamat po, no? So kitang-kita sa inyong mga sinabi, no? Shaping our national identity requirement na pag-aralan natin yung mga local personalities natin, no? Para maging makilala natin ang mga butil ng kasaysayan sa bawat sulok ng ating bansa. So Sir Commissioner Lino Dizon ng National Historical Commission at isang historian from Tarlac, no? At talagang writer, no? Wala tayong masasabi diyan, tuloy-tuloy nagsisilbi, mas retirado na. So maraming salamat po sa inyo at sa uulitin dahil marami pa tayong pwedeng pag-usapan. Salamat po, sir. Salamat. Bye-bye po. Sige po. Ingat po. Ingat. So mga kampiyan po, na pag-usapan natin ang tungkol sa bahagi ni Francisco Makabulos sa kasaysayan ng Pilipinas at sa mga isinagawa ng pag-aaral batay nga sa mga nagawa ni Commissioner Lino Dizon, no? So antabayanin po natin yan kasi i-highlight po natin yung iba't ibang mga heroes natin na hindi karaniwang nabibigyan pansin sa mga online platform, no? Kasi sabi nga kanina, ay local hero lang siya. Hindi po ganun yun, no? Dahil sa lahat po yan, ang tutulong-tulong para mabuo ang ating kasaysayan pambansa. So marami po salamat sa mga nanood, no? Nakinig at patuloy pang subaybay sa ating programa. Maraming salamat po. Alam po natin na maulan ngayon at napakaraming challenges dito COVID, no? Mag-ingat po tayo palagi at patuloy na tumutok sa ating programang Kabayan. Maraming salamat po at mabuhay po tayo lahat. Magandang gabi. Thank you.